May binanggit si Senator Aimee Marcos na kalaban. Nako, sino kaya itong kalaban na to? At medyo nakakapangilabot at medyo nakakapangindig balahibo ang mga pangyayari. Anyway, bago ako magpatuloy, maraming salamat Ma'am Patricia Castillo sa iyong super chat, mga kababayan ko. Thank you very much po sa inyo. Maraming salamat po sa pag-send ng super chat. Anyway, mga kababayan ko, tuloy natin ang ating topic, mga kababayan ko. Kalaban daw, sabi ni Senator Aimee Marcos, eto siya, basahin natin. Alright. Sabi dito ni Senator Aimee Marcos, from Senator Aimee Marcos, honestly, anyway, thank you nga pala. This is came from Coach Jarrett. Galing to sa kay Coach Jarrett. So, hinighlight niya na yung ano. Hinighlight niya na yung mga hot topic na sinasabi dito. Honestly, I think may kalaban na nakapasok sa bakuran. Sino kaya itong mga kalaban? Kasi sa totoo lang, alam agad na mga loyalista kung totoong loyalista ang isang tao. Correct. Mga kababayan ko, eh bakit? Hala, teka lang. Hala ko ba loyalista siya, mga kababayan? Painit to, ah. Kasi sabi ni Senator Aimee to, ah. Totoo to. It's came from Senator Aimee. Kasi sa totoo lang, alam agad ng mga loyalista kung totoong loyalista ang isang tao. Hala. Nako, nakakasama niya pa naman to. Hala ka. Sabi ni Senator Aimee to, ha? Talagang nakakakilala sa Marcos loyalist, hindi yung mana-mana ng mana-mana na loyalist, ha? Hindi ito, ha, sabi niya to. Hindi mamimili ang mga Marcos na 'yan at hindi naghahanap ng kaaway. Kasi alam nila na ayaw ng nanay ko at ayaw ng gulo. Maliban na lang kung maninira at kailangan ano, swestrihin. Ayun, mga kababayan, ako. Oh no, mga kababayan. Nako, mahirap to, ha. Paano to ngayon? Eh, Marcos loyalist pa naman to. May kilala akong Marcos loyalist na ganyan, Senator Aimee Marcos, pero pala away, di ba? Basag. May kilala akong ganyang Marcos loyalist, eh. Ang tindi, kung maipagbardagulan, nilasabihin pa, praning-praning pa siya. Paano to ngayon? Maituturing yung mga Marcos loyalist to, sinabi ni Senator Aimee to, ha. Ito, ha. Hindi mamimili ng mga Marcos yan. Ha? At hindi naghahanap ng, maliwanag na, kaaway! Kasi, ayan, sabi ni Senator Aimee to, ha, kasi alam nila na ayaw ng nanay ko ng away at gulo, maliban na lamang kung naninira at kailangan questionin. Nako, Marcos loyalist bang maituturing yung mga nakikipag-away? Buti na lang ako, hindi talaga ako Marcos loyalist. Kasi kahit na may legasiya kami, hindi ako self-proclaim, katulad ng ginagawa ng iba doon. Ayan, ha, maliwanag to, ha. Palagay ko, may gustong bumuwag, pero hindi naman magtatagumpay. Gawa ng kami, malayo pa lamang ang isang tao, alam na namin kung sino siya. That's what you get when you have, ayan, ha, that's what you get when you have betrayal experience. Basag. Sino ba itong palaway na loyalista na to? Ayun ang bahalang maghusga, mga kababayan ko. Sige, sino? O ngayon tayo. Sino tong Marcos loyalist na to na palaway, mga kababayan ko? Medyo mahirap questionin to, mga kababayan. Si Smokey, napapa-comment, no? Smokey, ano yung comment mo dyan, ha? Ayan, nako. Oh, sino ngayon tong Marcos loyalist na palaaway na to, mga kababayan ko? Diyos ko. Oh, sabi ni Smokey, walang dahilan ibaba ang sarili kung anong tingin sa iyo ng iba na mayabang ang uri. Ako 'yan, sabi ni Smokey. Ayan, sabi dito, nako, ha. Biyahin ni Koy CR.
Ito for sure, baka ito, pag hindi niya binago yung style ng pag-vlog niya, paigipag-away niya ng paigipag-away, sinabi ng Senator Aimee, ito eh, ngayon, ang lumalabas tuloy ngayon, bula ang propeta ka ngayon. Yan ang mahirap doon. Diba? Para kang binasagan ng salamin sa harapan mo niyan. Diba, mga kababayan ko? Para kang binasagan ng salamin ngayon yan. Para kang binasagan na sa harapan mo niyan. If you are a Marcos loyalist, hindi mo kailangan makipag-away dahil ayun ang ayaw ni First Lady Imelda Marcos. Akala ko ba si First Lady Imelda Marcos ang sinusundan mo, di ba? Di ba, mga kababayan? Akala ko ba si First Lady Imelda Marcos ang sinusundan mo? Akala ko ba si First Lady ang iniidolo mo? Eh, ayaw pala ni First Lady sa palaaway, tapos nakikipag-away ka pa, di ba? Ba? Smokey, tahimik lang ako dito. Hindi naman ako loyalista, hindi naman ako DDS, pero pro-government ako. That's good. Diba? Paano to? May shoutout nga pala kay Ate Trixie Villa 11. Yung ko lang nakita from Reaction Family. Yan. Nakikipag-away sa mga DDS. Yun nga, ayaw ni First Lady email. Tapos sasabihin pa nito na ano, mga kababayan ko. Hindi! Ganito. Sasabihin pa nito, mga kababayan. Ganito. Hindi! Dapat yung mga Marcos loyalist! Kayo, imamanahin nyo yan! Kailangan ipamamanan nyo yan! Ipaglaban nyo ang mga Marcos! Yung mga Marcos na pramin! Sabi pa sa vlog ko, napapanood ko. Yung mga Marcos! Kailangan natin sila! Umiiyak pa! Tapos, binasag ka ngayon ni Senator Aimee. Ayaw naman ng magulang nila ng palaaway. So sa mga tuwid, panggap ka. Kung may Marcos loyalist talaga, ang sinasabi, kahit na umiiyak ka, kahit na tuwang-tuwa ka, pumapalakpak ka, at nagtataas ka ng kamay kapag nakikita mo ang mga Marcos, magbablog ka, liwanag na liwanag, sobrang liwanag. Ang sabi ni Senator Aimee, uulitin ko, makinig ka, ha? Eto, maliwanag to, ha? Hindi mamimili ng mga Marcos yan at hindi naghahanap ng kaaway. Kasi alam nila na ayaw ng nanay ko ng may kaaway at gulo. Maliban na lamang kung naninira at... kailangan questionin, mga kababayan. Diba? Pero kung gawin mong better habit yung pagbanat sa mga... Pero kung gawin mong better habit yan sa pagbabablog mo, babanatan mo ng babanatan yung mga kapwa mo at palalabasin mo na ikaw lang yung magaling, ikaw lang yung malupit. Nakakahiya naman. Si Senator Aimee na nagsabi, magpigil ka na kung kaya. Mababasag ka na mababasag. Yung mga Marcos, tulungan natin. Kailangan natin sila. Mga kababayan, umiiyak pa. Tapos binasag din ni Senator. It's so very hard. Panggap ka pala sa Loyola, Elise. Limpik ka. Akala ko malupit eh. Kung makapang-bus ka sa akin, eh, tindi-tindin eh. Tapos si Senator Aimee, hindi ka makapag-vlog na yun, di ba? Basta ako, sabi ko sa inyo, I'm just waiting the perfect timing. Nakauwang lang ang aking barel. At inaantay ko lang kayong magkamali. Dahil oras na magkamali kayo. Wah, isa lang. Isa lang gagawin ko. Isang bote ka lang, basag yan. Nako,
maghihimutok na naman sa akin yung mga Juten Juninuts nito. Sorry na pindot, bro. Sabi ko sa inyo, you see? Diba? Ayun ang sinasabi ko. Salamat, Sir Koy. Galing ng voice changer mo. Go, go, go. Sabi natin, Trixie Villa 11. Ako, sumama ako sa premiere ng Mom. I was there in Mom. Napanood ko yung mga Marcos. That's why I'm very blessed nung napanood ko yun. At gusto ko yung sinabi doon, mga kababayan ko.